Patuloy na paghahanap sa Yamashita Treasure, balak ngayong buksan at pasukin ang isang lagusan sa probinsya ng Ifugao. Baka raw kasi naroon pa ang mga nakatagong yaman. Natatangi ang likas yaman ng mga kabundukan ng Ifugao. Pero ang bundok na ito sa liblib na bahagi ng probinsya, posible raw na may totoong mga yaman. Lalo't pinaniniwalaan hanggang ngayon ng marami na narito ang maalamat na Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure, daladala raw ng hukbo ng mga Hapon sa pamumuno ni Lieutenant General Tomoyuki Yamashita noong taong 1940, mga nakaw mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Si Yamashita, unang nakarating ng Pilipinas, October 5, 1944. Pilipinas daw kasi ang huling daungan ng kanilang barko patungo sa Japan. At ayon sa mga kwento, sa mahigit 100 mga kuweba at tunnel daw nila, ibinaon ang mga kayamanan na sinasabing nagkakahalaga ng mahigit $100 billion. Si Yamashita yung overall commander ng Japanese Imperial Army sa buong Pilipinas. Pinadala siya rito para i-delay yung pag-atake ng mga Amerikano sa Japan. Galing din sila kasi sa ibang bansa sa Asia. So maaring bit nila yung kanilang mga nakuha. Pero sa kasagsagan ng World War II, September 2, 1945, sumuko ang kampo ni Yamashita sa mga Amerikano sa bayan ng Kiangan sa Ifugao. At ang bundok na ito ang pinaniniwalaang huling kanlungan ni Yamashita. Sa katabing bayan ng Kiangan, ang Tinok, matatagpuan ang Mount Nabigihan. Taong 2010 daw nung nadiskubre ng lokal na pamahalaan na ang bundok na ito meron palang tunnel. Paniniwala ng mga taga rito, naging kuta ito ni Yamashita bago sila sumuko sa mga Amerikano. Buong hukbo ng Japanese Imperial Army, pinaatras ni Yamashita sa norte. Hindi naman sila magkakasya lahat sa Kiangan, kasi siyempre meron yung placing. May positioning yon. Kaya hanap sila ng mga lugar na para bantayan yung flank, yung likod, at saka yung front. Bumiyahe ang aming team ng mahigit 14 oras papunta sa munisipyo ng Tinok. Nakilala nila sina Crisol Catalinao at Aida Parugison, mga mananaliksik o researcher na kinumisyon ng lokal na pamahalaan ng Tinok para pag-aralan ang kasaysayan ng tunnel. Mula sa munisipyo, bumiyahe ang aming team sa mabangin na daan paakyat ng bundok sa loob ng 3 oras. Pagkatapos, kinailangan pang mag-trek sa matarik at maputik na daan sa loob ng 3 oras. Maya-maya pa, natuntun nila ang tunnel na sinasabing pinagtaguan ng kampo ni Yamashita. Sa pag-aaral namin, we came to know na ang last campsite talaga is dito sa Bungubong Tunnel, Mount Nabigihan, dito sa Wangwang Tinok, Ifugao. Kapansin-pansin ang mga bote ng alak na nasa bukana pa lang ng tunnel. Alay daw ang mga ito ng mga naunang bumisita. Tradisyon ditong mag-alay ng alak at dasal para sa pinaniniwalaang tagabantay ng bundok. Kasama kaya sa binabantayan ang pinaniniwalaang Yamashita Treasure. Ito mo ang pimasyar men eh. Wari eh, inano to eh, imalida, ito mo ang pasyar. Ganun kasimple yung ginagawa natin pag visit lang. Pero pag may gagalawin tayo dito, for example, tatanggalin natin yan. As much as possible, kailangan mag-alay tayo. Hindi mag-alit yung mga sabi namin dito, biyaw, tagapag-alaga dito. Kana ng tunnel, natabunan na ng lupa, kaya hindi agad itong makikita. Sinuri ito ni Engineer Felibert Damulog. Ayon sa kanya, may katandaan na raw talaga ang tunnel. Sa katagal-tagal ng panahon, bumaba na yung lupa sa kabila. Para marating ang kabilang lagusan, kinailangang umakyat muli ng aming team sa tuktok ng tunnel. Ilang hakbang mula rito, may malalim na bangin.
pinagdaanan ng aming team ang isa pang butas na pinaniniwala ang gawa ng mga illegal treasure hunters. Para silang magnanakaw, karamihan sa kanila pupunta dito na walang kaalam-alam yung mga taga-barangay. Narating ng aming team ang kabilang lagusan. Ang bahaging yon hindi na gaanong natabunan ng lupa. Taong gumawa nito, as makita-kita nga may maliliit na initial chisel, yung mga maliliit na mano-mano ba. Ang buong tunnel may habang 15 meters. So far, itong entrance pa niya, okay pa siya, loob niya. Kailangan pang i-restore kasi may sira-sira na yung iba kadahilanan po sa merong nakatago daw dito. Kaya hinuhukay. Pinasok ng aming team ang bahagi ng lagusan na hindi pa natatabunan ng lupa. Narito nga kayang talaga ang bulto-bultong mga ginto. Pero bukod sa mga bato at lupa ni kapirasong ginto, wala silang nakita. Gayunman, ayon sa pag-aaral ng mga researcher na sina Aida at Crisol, posible raw talagang nagkuta rito sina Yamashita dahil strategic ang lokasyon ng bundok. Tago ito eh, hindi matatamaan ng bomba kasi dyan sa likod, dyan nagagaling yung bomba ng mga Amerikano noon. So ay strategic plan ng general, dito lang magstay para at least tago, hindi sila matatamaan. Pero paano pa nga ba ito mapapatunayan? Nakilala namin ang ilan sa makatutubong kalanguya na nagpapatunay na nakita raw nila mismo dito ang hukbo ni Yamashita. Ayon kay Lolo Mariano Cutiog, 82 anyos. Nakatira raw noon ang kanyang pamilya malapit sa tunnel. 9 gulang pa lang daw siya nung salakayin ang kanilang bayan ng kampo ni Yamashita. When they transferred him in that place, Yamashita did not walk. They carried him. They make like a basket and sit down there and carried him up to the mountain. They stayed there until they surrendered. Madalas din daw niyang nakikita ang mga hapon na naliligo sa kalapit na waterfalls at ilog. Kwento pa ni Lolo Mariano, maraming namatay na Pilipino noon sa Tinok dahil sa pamamalagi rito ng kampo ni Yamashita. At nangyari raw ang lahat ng ito nung panahon ng anihan. Many Filipino died with hunger because no food. Siniyasat ni na Crisol at Aida ang mga pahayag ni Lolo Mariano. Noong panahon ng hapon, Agosto ang itinuturing na harvest season sa bayang ito. Tila tugma sa nakatalang pagsuko ni Yamashita sa mga Amerikano na nangyari buwan ng Setyembre. Doon sa story ng mga matatanda, it's very conclusive. Kasi sabi nila, dumating sila during anihan, and dito po sa Tinok, dito sa Wangwang, minsan lang po kami nag-aani. And that runs from June to September. Matibay rin daw na ebidensya ang mga natagpuang kagamitan sa tunnel na kinuha at itinago ng ilan sa mga residente. Katulad ng baul na ito na may nakaukit pang Japanese characters. Baul nasa pangangalaga ngayon ni Lola Dominga na nakatira sa barangay Wangwang. Tadek pe humadlang emed na ngalan ko. Emed ko may manete idala. Uy, ang diyang o, basta kanda ay ilada ng katimpulan ni. After the war, tanal pahal lang gubat. Ipinatranslate din namin ang mga nakaukit na letra sa Japanese translator na si Faith Francisco. Isa sa mga nakita natin sa pagbasa ng box is kung paano siya basahin. From here to here, diba? From right to left. There's word portability there. There's the word toolbox and there's also the word car. So basically, if you patch it up, yun yung idea. It's a toolbox for cars. Ilan pa sa mga nakuhang gamit mula sa tunnel, isang hard hat, kable ng telepono, kantin o lalagyan ng tubig, at katana o Japanese sword. Lahat ng ito nasa pangangalaga ng pamunuan ng barangay Wangwang. Ang balak namin, ipunin para remembrance o balang araw ay makagawa ng maliit na museum na para yung mga bata, next generation, ay makita nila na, ay, ganun pala. Ito pala yung mga gamit ng mga hapon ng panahon ng gera. Pero ang tanong pa rin, meron bang nahanap na ginto o anumang kayamanan mula sa tunnel? We don't know kung meron talaga, pero talagang may mga pumasok dito na nagsubok ng mag-treasure hunting.
na hindi namin alam kung may nakuha na o hindi. Ayon kay Lolo Mariano, pagkatapos ng gera, naalala niyang pinuntahan ng mga residente ang tunnel. Pero wala silang natagpuang kahit na anong kayamanan. Gayunman, kahit walang natagpuang treasure doon, prinotektahan pa rin ito ng mga residente at ng lokal na pamahalaan para hindi mapasok ng mga illegal treasure hunters. The indigenous people has the right to protect. Sa po doon is the preservation of our ancestral land and then yung i-protect yung forest. Gusto rin daw nilang i-restore ang tunnel para gawing tourist spot at historical landmark. The goal of my administration is to protect, preserve, and perhaps to improve, lalo yung daan na pupunta doon. Kulang po ang pundo ng munisipyo. We happen to be a fourth-class municipality. We spare just a little amount to start sana, pero kulang talaga. If proven na very historical siya, pwede siyang mag-declare as siguro historical landmark. Before that, we suggest na i-declare muna siya ng local as important cultural property. Kailangan pang ng further assessment. Yung sana may paalam sa buong Pilipinas o sa buong mundo na merong ganito na nakatago dito na sayang naman na hindi makikilala at sino pa ang magsasalin sa mga susunod pang henerasyon kung hindi namin umpisahan. Ilang dekada man na ang lumipas matapos ang gera, marami pa ring bahagi ng ating kasaysayan ang nananatiling nakatago at sa bawat pagtuklas sa mga pinto ng nakalipas, sana'y unti-unti tayong maliwanagan sa katotohanan.